Sobrang napipikon na nga si Pangulong Marcos. Yan ang nararamdaman ng Pangulo sa nabalitaang katarantaduhan sa kanyang pamumuno. Napatunayan na nga na wilawalang hiya talaga si PBBM ng mga ganid sa kapangyarihan. Grabe nga kasi ang nadiskubre ng Administrasyong Marcos at tuluyan ang napatunayan ng kawalang hiyaan sa gobyerno. Alamin natin ang buong detalye at panoorin ang buong video. Sobrang nanggigigil na nga si Pangulong Marcos dahil yan sa nadiskubring 60,000 sako ng asukal o may katumbas na 3 milyong kilo. Yan nga ang tumambad sa 4 na warehouse sa Bulacan sa patuloy na pag-iimbestiga ng pamahalaang Marcos. Tila napapatunayan na nga ni PBBM na gawa-gawa na lamang talaga ang kakulangan sa supply ng asukal. Sa inisyal kasi na imbestigasyon ng Bureau of Customs, noong pang Pebrero na aprubahan ng Sugar Regulatory Board ang milyong-milyong kilo na nakaimbak na asukal. Sa patuloy na pagsisiyasat ng Administrasyong Marcos, napatunayan na hindi tunay ang permit na ipinasa sa custom at gumagamit lang ang maraming mga negosyante ng recycled permit. Sobrang ikinagagalit rin ni PBBM ang nadiskubre pa na tinutulungan umano ng korupt na opisyal ng gobyerno ang pag-import dito. Base sa pinaka-opisyal na resulta ng pag-iimbestiga ng administrasyon sa pangunguna ng custom, mas lalong tumitindi ang hinala ng pamahalaan na tila artificial na lang ang naulat na shortage o kakulangan sa supply ng asukal na dulot ng pag-hoard at magmamanipula sa presyo ng mga sugar company. Official na eh. Yung producer, nag-produce na. Nakapagtanin na sila ng mill, pinagbili sa trader. Pagdating sa trader, inirelease ang kalahati, yung kalahati nakatado. Yes, yun ang nakikita ngayon. Bakit? Yung timing, tumagal, sir. Tumagal ang 2-3 buwan. So, that is definitely hoarding. Okay. Hindi nila labas eh. Mm-hmm. Yung mga bumibili, ayaw pagbilan. Binalaan na nga ni Pangulong Marcos na pagsisisihan talaga ng mga sangkot sa pangwawalang hiya sa pamahalaan. Pinag-aaralan na nga ni PBBM, Department of Agriculture, Sugar Regulatory Administration at Bureau of Custom ang matinding parusa na isasampa sa likod ng naturang artificial na shortage sa asukal. Inihiyag naman ni bagong Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban na ilalabas ang milyong-milyong kilo ng asukal sa publiko at asahang magpapatuloy ang mababang presyo ng kada kilo nito. Hanggang 60, 65. Pwede siguro bumaba 60. Di-distribute ngayon. Ngayong linggo ito, di-distribute sa mga supermarket yun. Para yung white sugar available. Wala pang ang panibagong pahayag ang Malacanang. Pero ang naunang direktiba na sinabi ni Pangulong Marcos ay mag-aangkat talaga ang Pilipinas sa 150,000 metric tons na asukal sa Oktubre. Ito na nga ay para gamitin sa paggawa ng soft drinks at iba pang matatamis na produkto sa Pilipinas. Asahang mararamdaman na nga ng mga Pilipino ang epekto ng pagbaba nito sa darating na susunod na linggo. Sobrang good news nga ito para sa mga Pilipino na sobrang kumonsumo ng asukal. Kayo, ano sa inyong palagay ang naging aksyon ni PBBM ukol sa mainit na usapin? I-komento sa baba ang iyong saloobin.